Tara, biyahe tayo! Ang ruta natin ngayon ay isa sa pinakatanyag na simbahan sa Pilipinas, ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag na matatagpuan sa Manaoag, Pangasinan. Tinaguriuan din itong Catholic Mecca ng Pilipinas. So maaga kaming umalis ng bahay, around bang 6 a.m. ng umaga. At ang ruta natin ngayon ay Pangasinan. Kung saan doon tayo magsisimba sa Minor Basilica of Manaoag. Medyo mahaba-haba ang ating biyahe. Kaya simulan natin ang ating tour dito sa bayan ng Talavera, kung saan matatagpuan ang nag-iisang floating restaurant sa probinsya ng Nueva Ecija. At ito ang tinaguriang isdaan. Isa ito sa may pagmamalaki at may pagyayabang ng bayan ng Talavera dahil sa Bali, Thailand, inspired look nito na talaga namang agaw pansin sa mga turista. Pwede ka rin dito manguha ng tilapia at isa rin ang isdaan sa may pinakamasarap na seafood resto dito sa bayan ng Nueva Ecija. Masarap din dito ang crispy pata. Papasok na tayo ng Balak Santo Domingo. Daraan din tayo sa pwesto ng best friend ko si Gracia. Ayan, kumakaway ang Gracia. Tayo na ay nasa Santo Rosario at dadaan tayo sa bahay ni Tatay Nacho. Ayan, ang bahay ni Tatay Nacho. Kaway-kaway naman dyan, Tay. Papasok na tayo ng Kuyapot, ito ang huling bayan ng Nueva Ecija, papasok ng Pangasinan. Pagkalapas ng bayan ng Kuyapot, medyo slow down lang tayo sa pagpapahatakbo dahil may ginagawang tulay dito. Pero may ginawa naman silang alternate route para makiikot doon ng mga sasakyan. Dahan-dahan lang kasi medyo malambot at lupa, lalo na't kauulan. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakbay at daanan ang 7 barangay ng bayan ng Kuyapo ay matatanaw na ang border ng Pangasinan at Nueva Ecija. Ayan nga oh, salamat po, Nueva Ecija!
At ayan nga, nakapasok na tayo sa boundary ng Pangasinan. At slow down! Meron dyan checkpoint. Hello, Mamang Pulis. Kaway-kaway sa Mamang Pulis. So, don't worry naman guys. Ang checkpoint naman na ito ay para lamang sa mga border. Dati, nung time ng pandemic, medyo mahigpit sila. So, hinahanapan nila tayo ng mga documents. Pero ngayon, dahil alert level 1 lang tayo, ay pass through lang. At ayan, pumasok na nga pala tayo sa bypass ng Rosales, Pangasinan. So, hindi na tayo dadaan ng bayan ng Bakit-Bakit. Diretso na po ito sa mismo bayan ng Rosales. At sa bypass na to, makikita ang tulay ng bypass ng Rosales, Pangasinan. At talaga naman, Diyos ko, super taas po nito at talagang malulula ka sa taas niya. Pero napakaganda ng view niyan, lalo na kung titingin ka sa baba. Super ganda po ng view nito. Salute po sa gumawa ng tulay na to. Medyo nakakatakot lang, pero super ganda po talaga nito, lalo sa personal. At dito na po tayo sa intersection, kung saan ang intersection po na to ay papasok po ng TP Lex ng Rosales. So, diretso lang. At makikita ang malalaking bahay na to. Actually, namangha ako. Hindi ko alam kung bahay ba siya. At nung napagtanto ko, company pala siya. At daraanan din pala natin ang kaisa-isang mall sa bayan ng Pangasinan at ito ang SM City Rosales. Hello sa mga bata, mga nakabike. Pagod yarn. At yan, naabutan tayo ng stoplight. At nag-go na ulit. At yan, nakaakyat na tayo sa tulay na namamagitan sa bayan ng Rosales at Villasis, Pangasinan. Ang ganda ng overlooking dito guys. If ever na madadaan kayo, kaliwat kanan lang, ang ganda ng overlooking si tulay na to. Ayan. Andito na tayo sa Vegetable Bowl of Pangasinan. At ito ang bayan ng Villasis. Tanong mo na ang welcome to Manaoag. Tara guys, malapit na tayo.
At ayan, kumakaway na si Kuya. Malalaman nyo guys na kayo ay malapit sa simbahan ng Manaoag kapag meron kayong mga nakita ng mga kumakaway at nagtitinda ng kandila. Ayan, ang dami nila yo. Hello mga kuya! Hi! Ayan, baka isipin nyo na traffic po dito sa Manaoag. Yes, tama po, traffic po dito. Pero hindi naman ganun ka-traffic. Ang traffic po dito ay yung mga kotse o mga sasakyan na magpapablessing. Isang pila po lahat yan. So, napakahaba po yan at nakaipot po yan sa daan papunta sa loob ng Manaoag. At eto na guys, papasilip ko sa inyo ang front view ng Manaoag Church. So, sa mga hindi pa nakakapunta, ito po mismo ang front view ng Manaoag of or ng Minor Basilica of Our Lady of Manaoag na matatagpuan po dito sa bayan ng Manaoag, Pangasinan. Sunday ngayon, so marami talagang tao at talagang pila-pila po ang pupunta dito dahil isa ito sa mga nagmapaghimala or mga maraming debutante na nagsisimba sa simbahan na to. Maaga pa to guys, mga 10 a.m. lang kami nung nakarating dito. Pero napakarami na po talagang tao. Kumakaway ang Isar Park. Lalakarin natin yan mamaya para makapasok. At eto na. Ang dami na naman lalakad. Siguro mga nakapalabas na to galing sa simbahan. Isa sa mga dinadayo rin dito sa Manaoag, Pangasinan ay yung mga produkto na ibinebenta sa paligid ng simbahan. Napakarami talagang produkto dito guys at talaga matutuwa kayo. Kapag nadalaw po kayo sa Pangasinan, tikman nyo po yung mga binebenta dyan. At sigurado po ako na babalik-balikan nyo rin po ito kagaya ko. Ayan, papasok na kami ng parking. Pero mas nakapokus ako sa tupig. Ayan, binibideo ko yung mga tupig. Dahil isa sa pinaka the best dito sa Manaoag ay yung kanilang tupig at yung kanilang bukayo. Maghanap lang kami ng parking. At kung gusto nyo naman magkaroon ng mga puon, dito rin sa Manaoag ang nag-iisang bilihan ng mga mura at talagang quality ng mga puon. At yan guys, papasok na kami ng simbahan. Hindi ko na na-record kanina yung haba na nilakad namin dahil medyo madaming tao outside sa labas kanina at medyo mahirap maglabas ng phone. Kaya dito na lang yung paakyat ng simbahan. So, isa lang ang entrance at exit na Manaoag, Pangasinan. Hindi katulad dati na halos lahat ng kanilang mga pinto ay pwede ka mag-entrance exit. Ngayon, sa front lang po lahat ng entrance at isang gilid at isang likod naman para doon sa exit. So kung kayo po ay dating nagpupunta rito sa Manaoag, mag-park na lang po kayo along the way doon sa may malapit po sa entrance para hindi naman ganun kalayo ang inyong lalakarin.
ko. Wala nang pila. Ma'am, bracelet na. At yan, pumasok na nga kami sa loob ng simbahan. Pero super dami talagang tao. Halos hindi mahulog ang karayong. Kaya imbis na sa mismong simbahan kami nagpunta, ay dumiretso na lang kami sa may chapel. Sa may gilid nga ng simbahan ay mayroong chapel kung saan nakamonitor na lang ang misa dito. Pero ganun din naman ang pagmimisa. Dahil nga sa health protocol, doon dinamihan nila ang mga upuan. Actually, pag nilibot mo itong simbahan ng Manaoag, dati nagmimisa lang sila sa mismong simbahan. Pero ngayon hanggang likod, mayroong mga upuan doon kung saan may mga TV at live streaming na lang ang pagmimisa. Pero yung speaker naman is mismong galing naman doon sa simbahan. So parang ando ka na rin sa mismo altar. At yan, sabi ko nga doon sa mister ko, ayan, kuhanan mo yung view na yon kasi gusto ko ma-flexion kasi hindi man kami makalapit. At dito kasi sa Manaoag, Pangasinan, oras-oras ang misa. So kapag talagang tapos ka na, mag-out ka na dahil yung iba talaga papasok pa lang. So ganyan pa rin, ang health protocol is dapat sundin, dapat naka-face mask. Yung mga bata is bawal talaga magtanggal ng face mask. Tas alcohol, yan, normal naman. Nagpakuha lang kami ng ilang photo dito para naman meron kaming remembrance. At ayan, ito yung exit na sinasabi ko kanina na merong exit dito sa harap. Dito na rin kami nag-exit dahil dito mas malapit yung parking namin. Bye-bye! At isa rin sa mga pinupuntahan dito ang mga puon o mga replika o imahe ng mga puon, mga pan-display at mga pasalubong. Malakas din dito yung mga waristambo o mga handmade products, mga prutas, at higit sa lahat ay ang kanilang tupig dito sa Manaoag. So kung itatanong nyo talaga guys kung ano ang pinakamasarap na potahe or delicacies ng Manaoag, Pangasinan, walang iba kundi ang putong kalasyaw, tupig, at ang bukayo. Marami rin mga pampasalubong, katulad ng mga nakikita niya na yan. At ito, yan, yung paninda ni ate. Yung bukayo na yan, super sarap. Kung kayo po ay pupunta sa Pangasinan, hanapin niyo si ate at napakasarap po ng timpla ng kanyang bukayo. Hindi naman siguro obvious na masarap ang bukayo ni ate dahil talagang bumili pa kami nito.
Nakaka-enjoy din maglakad-lakad sa mga nagtitinda dito dahil meron silang pretty chem ng tubig. So, kung kayo maglalakad-lakad dyan, talaga pong inaabot po nila yung mga tubig doon at wala po kayong babayaran. That is for free. Kaya kung kayo ay nag-iisip na bumisita sa Manaoag, Pangasinan, garantisado po na mag-i-enjoy kayo dito. Ito muna sa ngayon. Hanggang susunod natin mga vlog. Salamat!